Hello po mga ka-PTV, balagayan po babalik po sa ating channel at magandang araw po sa inyong lahat. Sa video na ito ay tatrakayin natin ang pinakamahalaga at pinakamalaking biyaya na ginawa ng Diyos na nakasulat sa Biblia na hindi natin alam lahat. Pero bago po yan, kung ikaw ay bago lamang sa aking channel ay pakiclick like, subscribe and hit the notification bell para po maging updated po tayo sa mga panibagong uploads natin. At ang susunod na iyong papakinggan ay walang halong pananakot, kundi magsisilbi lamang itong gabay para sa atin. Alam nyo, 7 beses na isulat sa libro ng Revelation na ang mga taong nakakadinig ay dapat makinig sa Espiritu ng Diyos tungkol sa mga simbahan. At madaming beses na sinabi ng Panginoong Hesus na kung sino man ang may tenga na nakakarinig ay gamitin nila ito. Kaya ako ay nagtataka bakit sinabi ng Panginoon iyan, kasi ang kanyang mga tagasunod ay nakikinig naman sa kanya. Sa loob ng maraming taon ay tanong ko sa sarili yun hanggang sa nahanap ko na ang sagot. At ito ay dahil sa napakasimple na sagot na tayo ay hindi nakikinig sa Kanya. Tayo ay nakikinig lamang pero hindi natin ito isinasa puso. Ito ang rason kung bakit inuulit-ulit ni Jesus na makinig tayo sa Kanya. Naalala ko tuloy na may mag-asawang parating nag-aaway at sila ay pumunta sa akin para magpa-counsel o makapaghingi ng payo. Habang sila ay nasa harapan ko at nagsasabi ng kani-kanilang mga hinaing, ay hindi ko talaga ma-figure out kung ano ang issue. Yun ang aking problema. Hanggang sa nakikita ako ng gap o paghinto sa sinabi ng babae, at saka ko siya pinigilan. At tinanong ko siya kung ano ba talaga ang problema. Ang sabi niya sa akin ay hindi daw nakikinig ang kanyang asawa sa kanya. Nakikinig lang siya pero hindi niya ito sinusunod. Kaya dito ko nahanap ang sagot sa ilang taon ko nang tinatanong sa sarili ko kung bakit inuulit-ulit na Jesus ang pagsabi na makinig kayo sa sinasabi ng Espiritu ng Panginoon. Kasi kapag tayo ay hindi ito ginawa, mawawala ang lahat sa atin sa darating na mga huling araw. Alam ko madami na sa atin ang pagod na makinig, pero sa mga huling araw ay dapat na tayo mamulat. Kaya hindi insidente ang pagkakapanood nyo sa video na ito, para kayo ay mulatin o yung tinatawag natin na the awakening. Kaya kung tayo minsan ay kumakausap sa Panginoon ay tinatanong siya na, Jesus, ano ang inyong salita? Instead na ganoon ang itanong nyo, ito dapat ang sabihin nyo, Panginoon, ano ang inyong pananaw sa akin? Huwag tayo magtanong ng salita ng Diyos kundi kung ano ang pananaw niya sa atin, kung ano ang nakikita niya sa atin at sa ating mga simbahan o sa ating bansa. Ano ang problema na inyong nakikita, Panginoon? Ito ang tamang approach ng pagtatanong. Ito ang tamang paraan para pumunta at kausapin ng ating mahal na Panginoon para sa solusyon sa mga problema. At ipapakita ng Diyos ang problema sa inyo. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit hindi dumarating ang mga biyaya ng Panginoon sa inyong buhay. Isa lang ang solusyon dyan. Hanapin nyo ang susi, ang ugat ng lahat, ang ugat ng problema kung bakit hindi nakakaabot sa iyo ang mga biyaya ng Jesus. Ito man ay natural na biyaya, patungkol sa pinansyal, kahit sa spiritual na biyaya, o kahit ano paman. Ano ang dahilan kung bakit hindi mo natatamasa ang pag-agos nito sa buhay mo? So kapag tinanong mo ang Diyos kung ano ang nakikita niya sa iyo, ipapakita niya sa iyo ang mga nakaharang sa inyong buhay at dapat mo itong itama. At once na naitama mo na, magbubukas ang mga pinto ng langit at dito na automatic na dadaloy ang biyaya na galing sa kataas-taasan. Kung ating babasahin ang nasa Psalm 24, ay nakasaad doon ang dalawang harang o blockages, ang gate at ang pinto. Dapat ito ay bukas. Kasi kung ito ay nakasarado,
paano pupunta ang Panginoon sa ating buhay? Kaya itigil na natin ang pagsabi sa Panginoon na pumunta siya sa ating buhay. Kundi ang itanong natin ay bakit ko sinara ang pinto? Bakit hindi ko mabuksan ang pinto, Panginoon? Marahil hindi mo ito mabuksan kasi baka nawala mo ang susi o na-misplace mo lang ito. Kaya dapat mo itong hanapin. Dapat mo malaman kung bakit nawawala mo ang susi. At dapat mo itong makitang muli. At pag nagkataon ay mabuksan mo na ang gate at ang pinto. At saka lang magkakapunta ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Ayon sa Revelation chapter 3 verse 20, nang Panginoon ay nakatayo lamang sa pinto at kumakatok sa ating lahat. Kaya wala sa Diyos ang problema, kundi nasa sa atin. Kasi hindi natin siya minubuksan. Sa mga nakaraang buwan, ako ay nagdarasal at kinausap ako ng Panginoon. At ako ay napunta sa kanyang presensya at nakaharap sa kanyang trono. At inanyayahan niya ako na kami ay maglakad-lakad muna. At dilala niya ako sa kanyang hardin na may ilog. Dumakot siya ng tubig mula sa ilog at hinugasan niya ang aking noo. Pagkatapos noon ay nagkaroon ng aking noo ng isang gold plate na kagaya ng mga high priest na kanilang suot sa may turban. At sa gold plate na ito ay may mga salitang nakaukit dito na Jeremiah chapter 29 verse 8. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, huwag kayong magpadaya sa mga propeta na nasa gitna nyo at sa inyong mga manghuhula. Umakinig man kayo sa inyong mga panaginip na inyong napapanaginipan. Itong mga salita ng Diyos na ito ay nagsisilbing babala kung ano ang dapat nating pakinggan at kung ano ang hindi. Kaya huwag tayong magtiwala sa mga propeta na nagsasabi na walang judgment day, na mabait ang Panginoon na hindi niya tayo huhukuman, na wala siyang itatapon sa impyerno kasi mabait ang ating Panginoon. Mali po itong lahat. Mali ang paniniwala na ito. Makanong ko kayo kung ano ang pinakamalaking himala sa Biblia. Nung ako ay bata pa, akala ko ito ang pagkahati ng Red Sea. Pero nung ako ay tumanda na, nagbago ang aking pananaw. Ang pinakamalaking milagro ay ang pag-akyat ni Enoch at ni Elijah papuntang langit na hindi naranasan ng kamatayan. Pero nung kalaunan ay may nakita pa akong mas malaking milagro dyan. At ito ang isang buong tribo na may tatlong pamilya na nilaman ng bigla papunta sa impyerno. At ang naghukom nito ay ang propetang si Moses kasi nagdasal siya sa Panginoon na kung siya ang totoong anak ng Diyos ay pakinggan sana siya. At pagkatapos nung nagkaroon ng paglindol at nilamon ang buong tribo papuntang impyerno. Maitanong ko sa inyo kung sino ang nagdala sa kanila sa impyerno? Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya huwag niyong katakutan ang taong pumapatay, kundi mas katakutan niyo ang may kakayahan na pwede kayong bawian ang buhay at ipapadala ang kaluluwa ninyo sa walang hanggang apoy. Tama na sabihin na ang Panginoon ay isang mabuting Diyos, pero siya din ay isang makatwirang tagahukom. At doon po nagtatapos ang ating video. Nais ko lang magpasalamat sa inyo sa kunting minutong nilaan mo sa video na ito. Huwag po nating kalimutan na magdasal sa Diyos at tawagin lamang siya sa bawat oras ng buhay natin. Walang imposible kung tayo ay tumawag sa Kanya kahit pa sa bigat ng ating mga dinadala. Magtiwala lamang sa ating Panginoon. Mahal niya po tayo. God bless po and stay safe po. Maraming salamat po sa inyong lahat.